Hi, welcome to my channel. It's day 6. At ngayon, sundan niyo ako sa loob ng isang taon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat piliin nating mga leader sa ating bansa. Ito ang dapat meron silang mga katangian. Bibigyan kita ng 6 na katangian na sana makatulong sa pagpili sa inyong mga kandidato. Una, dapat may sarili silang lakas ng loob na para manindigan as a leader. At syempre, hindi lang basta lakas. Syempre yung katotohanan sa sarili ng pagtulong. Hindi yung basta-basta gusto lang mamuno o mapapwesto dahil lang may intention siya. Kasi ang people na may agenda ay nagbabago-bago ang isip. Piliin niyo yung mga gaya ni President Rodrigo Duterte. Yung gaya niya, sila yung mga tunay na may malasakit. Sila yung may pangarap sa bansa at may pangarap at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. Number 2, pangalawang katangian is kailangan good listener at magaling makipag-usap sa tao at marun. Bukod sa good listener na, magaling siya mag-explain o magpaliwanag ng mga bawat bagay para hindi siya nakaka-offend. Yung iba, plastic lang eh. Kailangan, yung totoo, marunong siya makinig, hindi yung dahil iniisip niya yun dapat ang mausunod. Dapat marunong siya makinig sa constituent niya at sa mas marami pang tao para nalalaman niya yung tunay na problema ng komunidad niya o ng kanyang pamumunuang lugar. Number 3, kailangan meron siya pagiging nobility niya sa sarili niya o yung mga noble o yung pagiging makata. Siyempre, pagiging makata, hindi lang basta sa salita na makatang magsalita. Yun yung tunay na pagmamahal na kaya niya to ginagawa kasi para sa mga susunod ng susunod pang henerasyon, hindi lang dahil sa kanya. Gaya nung iba, marunong silang magpaliwanag ng vivid way o mas madaling paraan. Gaya ni President Rodrigo Duterte, mura siya ng mura pero nakakatuwa. Hindi siya nakakaasar pakinggan. Nakakatuwa siyang pakinggan kasi hindi dahil sa accent niya, hindi sa discrimination ng mga salita natin. Aminin niyo, tayo mga Pinoy, mahilig tayong tumawa sa bawat mali nating naririnig. Pero hindi yun mali. Totoo siya sa bawat sinasabi niya, pero maayos ang nade-deliver. Kahit nagmumura siya ng nagmumura, yun ang totoong buhay. Number 4. Dapat, kung leader siya, maging role model siya. Ibig sabihin nun, role model, paano ba? Model. Hindi ganun model. Ibig sabihin ng role model, dapat siya mismo gumagawa. Siya dapat sumusunod sa mga batas. Siya rin mismo ang umiintindi sa mga tao at gumagawa ng mga ayaw niyang kamalian. Dapat siya yung magpatupad o mamuno sa lahat ng tamang gawain. Halimbawa na lang, dapat hindi ka involved sa drugs, hindi ka involved sa mga illegal na negosyo. Dapat legal lahat ng kabuhayan mo. Hindi yung ito lang yung kabuhayan mo, pero politiko ka lang, pero mas malakas ka pang gumastos sa mga natural na nagtatrabaho na kumikita ng malalaki. Wow! Kaiba talaga. Number 5. Yung mga passionate na politiko, yung mga passionate na leader, yung may sarili silang passion. Yung passion na nila yung tumulong, passion na nila yung maging mabait na tao, o passion na nila yung mamuno para sa lahat. Hindi yung basta-basta lang tumatakbo kasi hindi naman ano, kumbaga, ginawa ng negosyo. Hindi negosyo ang politika. Ito ay pamumuno o sakripisyo para sa iba. Number 6. Number 6 ah, hindi lang to yung huli. Kayo ba, ano bang masasabi niyo pa sa iba? Sa iba, ano mga komento niyo pa? Ano pa yung mga dapat nating piliin mamumuno sa bayan natin? Yung pang-anim, dapat ganito siya. Wini-welcome niya lahat ng ideas ng lahat ng nakapaligid sa kanya at lahat ng mga nangangailangan. Kasi doon niya malalaman kung ano talaga yung problema. Ikaw ba mambabatas o kung ano mang politiko ka, kung anong ginagawa mo, meron kasing executive sa legislative power. Yung legislative yung mga tagagawa ng batas, executive power yung mga tagapagpatupad. Meron din namang iisa lang, sila na yung nagsusulat, sila pa yung gumagawa ng nag-execute ng project. Pero kailangan wini-welcome mo yung ideas ng mga taong nasa field o yung mismo nakakaranas ng problema sa bayan. Kaya nga, ano yung resolution, sinusolusyonan. Whereas, para sa constituents natin, sa kababayan natin, hindi yung basta lang
hindi mo na nakikita yung nangyayari, pero ang pinapakinggan mo lang, lahat ng malalapit sa'yo at yung sarili mo, kailangan pakinggan mo yung taong bayan at yung tunay na magbebenepisyo. Kayo ba, ano pang masasabi nyo at kung sino ang mga dapat nating piliin? Hindi perkit kilala natin, is yun na yung dadali natin. Oo, bonus yung mas madali tayong makalapit, pero huwag tayong masanay na umaasa. Magsikap at magtrabaho tayo. Laban lang sa buhay, piliin natin yung may tunay na malasakit. Kayo ba, ano pang masasabi nyo? Don't forget to like and comment at mag-subscribe ka rin kung bago ka dito. Sana mag-comment kayo kung ano ang mga mapapayo nyo pa para sa iba. Kung maita nila to, yun ang maging basehan nila sa pagpili ng mga politiko o iboboto na sa darating na eleksyon. Maging wise at gamitin sa tama ang pagboto. Maging Pinoy, laban lang sa buhay. At ito ang day 6. Bye-bye! Bukas ulit ha, panoorin nyo ito. Love you all, bye! Ang tunay na leader ay hindi nagko-command. Kasi ang command o apostrophe is para lang sa mga boss sa trabaho. Ang tunay na leader ay nagpapasunod ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanila ng halimbawa na pinapakita nila o ginagawa nilang magandang halimbawa para sa ating lahat o sa komunidad nating lahat o sa komunidad na kanyang nasasakupan. Iyon ang tunay na leader. Tatandaan nyo, ang tunay na leader ay may malasakit. Ang tunay na leader ay walang agenda.